Okay, yan. Balik tayo ulit. So, andito na. So, buburahin lang natin sandali itong naka-ano dito para mas maintindihan mo kung ano yung sinatalakay natin tungkol dun sa mas malaking kita, no? So, paano makikita ng mas malaki? Diba? Sabi ko nga, isang bote ng pabango, no? Kikita ka ng malaki, no? Sa isang bote ng pabango. Ngayon, yung tanong kanina, naiwan kong tanong, paano ka kikita ng mas malaki pa ng kagaya ng binilhan mo ng pabango, di ba? Kung siya ay kumikita ng mas malaki, nakukuha niya ng mas mababa. So, ang sabi ko sa iyo, sumama ka, no, sa kumpanya. Pero sa pagpasok o pagsama sa kumpanya, eh kailanganin mo ng puhunan at kapital. So, magkano kaya yung puhunan o kapital na yan na para maging membro ka ng kumpanya nila? Anong tawagin nila? Ardure, di ba? So, ang halaga ng produkto natin, ang halaga ng produkto natin ay 350 pesos. Yan. So, ang halaga ng produkto natin ay 350 pesos. So, yung kapital na kailangan, nakakailanganin mo para ma-avail mo yung murang halaga ng produkto, no? At kumita ka at ng malaking tubo naman kahit papaano. So, ang halaga niyan ay 1,988 pesos. So, yun po yung kapital na gagamitin mo para mas mura mo mabili yung produkto at meron ka ng sariling negosyo, di ba? So, malay mo, maraming bumili sa'yo. Bili mo, ilang K yung pinakita ko sa'yo? Magmula dun sa kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kakilala, diba? Yung kasintahan mo, dagdag pa yung kabit mo kung sakali man. Tapos plus yung isa pa, 'di ba? Yung tambay, ba ibig sabihin pag sinabi mo tambay, walang pera. Eh may kakilalang may pera din 'yon. So pwede mo rin pakinabangan. So dami yung pwedeng bentahan. Eh paano kung bumili yung mga 'yan, no? So tapos ang kukunin mong presyo, yung presyo yung ibinigay sa iyo nung binilhan mo. Yun yung mga tinatawag na middleman, no? Yun yung mga kumikita, yung mga middleman kasi nagpapatong sila ng presyo bukod dun sa presyong nagmula sa factory, di ba? O dun sa kumpanya. So yan ang makukuha mo. Ngayon ang tanong, kikita ka ba talaga dito? Oo, kasi yung 1,988 pesos, no, na ilalagay mo o pagiging tawag diyan pa-membership, no, para maging membro ka niyan at maka-avail ka na mas mura, ay may katumbas yan, no? Ang katumbas ng 1,988 na yan ay 7 pabango, no? 7 pabango at may 2 libreng sabon, no, na pampaganda, pampakinis at pampabango. Yan. So yan yung laman, no, ng package na 1,988. 7 pabango, iba't ibang klase at may 2 libreng sabon o soap na pampaganda, pampakinis at pampabango, di ba? So yan. Kung kukumpitin mo yan, magkakaroon ng kompyutasyon, di ba? Magmula to sa halagang 350 pesos na binili mong isang piraso ng pabango doon sa taong kinausap mo, no? Nung, kung bakit ka nagkaroon ng pabango, eh, 350 pesos yung isang bote. Ngayon, kung meron kang 7 pabango mula doon sa package na 1,988, kung kukumpitin mo yan, ganito ang halaga niyan, no? So, 350 times 7. So, ilan yun? 0, 35, 21, 22, 23, 24. So, meron kang 2,450 pesos. So, tingnan mo, yung package mo ay 1,988 lang. Samantala, kung yung laman ng 1,988 mo ay 7 piraso ng pabango, i-multiply mo sa halaga ng pabango na 350 pesos, so ang resulta 2,450.
So kung ima-minus mo yung 1988 doon sa 2450 o 2450, may tinubo ka na, no? Mula doon sa pagiging membership mo, dahil 7 yung pabang na doon. So tumubo ka na naman, kumita ka na kaagad. Tapos kung ibebenta mo uli yun sa halagang 350 pa din, mas kikita ka pa din dahil mas mura mong nakuha yan doon sa kumpanya. Tapos may dalawang libre ka pang sabon, di ba? May uuwi ka sa kasintahan mong libreng sabon, no? Babango siya, gaganda sa kikini siya. So, ang laki ng benepisyo, di ba? So, yan po yung ano, yung tinatawag nating package. Kung sakaling magpapamember ka, yan ang mga benepisyong pwede mong kitain. Mas malaking kitain, no? Pero kung hindi pa kaya yung halaga na yan na 1988, so magtsaga na muna tayo sa isang bote ng pabango. Paamoy-amoyin muna natin sila doon sa isang pelasa ng bote natin hanggang sa makaipon tayo ng pang-kapital, no, para maging member tayo ng kumpanya ng Arjur. So, doon sa member, kasi kasama sa member, itong ano na to, itong tester na to. Itong tester na to, iba pa to doon sa ano, sa package. So, may halaga din to, no? So, ang isang ganito ay 900 pesos. Kung idadagdag mo siya, madadagdag siya doon sa 1988. So, ganun po yun. Ayan. So, yun yung ano, yung benepisyong pwede mong kitain sa produkto ng Arjur. Bukod pa doon, may iba pang kitaan, no? Unang kitaan pa lang yan. Ang kita na yan ay tungkol pa lang yan sa tubo. Wala pa dyan yung iba pang kitaan nila, no? So, ikaw lang ba, sa tingin mo, ikaw lang ba ang may gusto ng negosyo kung sakali man? Yan, kagaya niyan, kung gusto mong pumasok sa kumpanya yan, niyaya ka nung binilhan mo ng produkto. Pagsama mo sa kanya at nagpamembro ka, natural, magbabayad ka ng 1988. Dahil nagbayad ka ng 1988 at siya yung taong nagdala doon, may commission siya. Di ba? So, iba yung tinubo niya doon sa produktong binili mo, tapos naisama ka pa niya dahil gusto mong magpamembro, may commission siya, no? Parang yung nagtitinda lang ng bahay, di ba? Yung nagtitinda ng bahay, na ibenta niya yung bahay niya, yung bahay na tinitinda niya, ay may commission siyang nakuha, di ba? So, ganun lang din yun. So, nakakuha siya ng commission doon sa katulad mo na gusto magpamembro sa kanila, no? So, may commission siya nakuha bukod sa tinubo niya doon sa binili mong produkto. So, dalawang kitaan yun, di ba? Yung una, yung tubo doon sa produkto. Yung pangalawa, yung commission dahil sumama ka magpamembro sa kanila. At bukod doon, pati ikaw ay nakinabang sa produkto nila, di ba? Kasi hindi mo na kailangan ng isang struktura ng paglalagay ng produkto mo. Meron ka na sariling produkto na may pwedeng ibenta sa kanila, di ba? So, yun ang dalawang klase ng kitaan doon. Bukod pa doon, may iba pa, no? So, gusto mo ba na mas malaking kita pa bukod sa tubo at sa komisyon, di ba? Tubo at komisyon. So, yung dalawa na yan, pwede pang dagdagan. Kaya sabi ko nga sa iyo, yan, malaking kita sa isang bote ng pabango, di ba? So, pangalawa pa lang ng kitaan yan. Yung susunod, kahit hindi ka na nagtitinda dahil pwede mo ring alokin yung mga kakilala mo, no? Sumama, no? Magpa-membro dahil gusto rin nila yung produkto, o ikaw din kikita ka ng komisyon. Eh may malupit kasi doon eh. Yung pinakamalupit doon, yung inalok mo na pumasok sa kumpanya na nakakuha ka ng komisyon, pag yung gumamit at nagtinda pa siya, ay malupit 'yon. Kasi yung tinitinda niya ay mayroong tinatawag na mga rebates ang tawag nila doon, ba? So, kahit na hindi ikaw yung nagtitinda, kahit hindi ikaw yung gumagamit, dahil gumamit sila, kumikita ka sa kanila. So, yun ang pag-uusapan natin naman sa susunod. No? Paano nangyayari naman yung na habang nagpapahinga ka, natutulog ka na, eh, yung taong liyaya mong pumunta doon, gumamit. Tapos, nung gumamit siya, natural, bumili siya, di ba? So, may kikitain siya doon sa binili mong produkto. Eh, nagtinda ka pa, di ba? So, nagtinda siya. Hindi na ikaw ang nagtinda noon. So, kikita ka pa sa kanya. Kasi meron ka rin makukuhang komisyon o rebates doon sa itininda niya at doon sa ginamit niya. Pero hindi na ikaw nagtinda. Ang malupit pa doon, ito.
yung pinagtindahan niya at yung inalok pa nung isa na yon, wala, hindi mo na siya kilala. Di ba? Hindi mo na siya kilala. Eh, bumamit din. Eh, nagtinda din. So, yung tinindatin at ginamit niya, may komisyon ka pa din o tributes doon, tawag nila. So, ganun kalaki ang kitaan dito. Di ba? Pag mula sa 350, magtataka ba o magugulat ka ba na kikita ka dito sa pamamagitan ng 1,000,000? 1,000,000 na dahil saan sa isang bote ng pabango, eh kikita ka ng 1,000,000. Diba? Pabango. Ang pabango ba, eh nabubulok? Hindi, diba? Pwede mong stock yan eh. O kung nangailangan, ilang ba nangingilangan ng pabango sa buong Pilipinas? Luzon, Visayas at Mindanao. Baka nga lang dyan sa paligid ng iyong tahanan, eh napakadaming gusto mo ng pabango, di ba? Maraming gumagamit ng pabango. Kung desperado ka talaga kumita, magagawa mo ng paraan na ang pabango, may alok mo yan, di ba? So, hanggang dyan na muna po. So, yung susunod na sinasabi ko sa iyo, papakita ko naman kung paano kumikita na kahit hindi na ikaw ay nag-alok at hindi na ikaw ay nagtitinda, kumikita ko pa rin, di ba? So, yan yung pinakamagandang kitaan dyan, di ba? So, yan. Hanggang dito na lang. Good luck sa mga business natin. Kung sakali mang sumama ka sa grupo na to o samahan na to. So, i-subscribe mo lang po yung aking YouTube channel. Magbigay ka lang ng mensahe para dun sa kung gusto mo man yung produkto. Pwede mo akong kausapin. Sabihan dyan sa message dyan. So, mag-type ka lang. So, ako po si Kuya Fern. So, ang YouTube channel ko po ay Kuya Fern Ocampo. So, salamat po. Ito po. Ayan, ang pabango. Ang bango po, di ba? So, magandang gabi po sa inyo sa lahat. Maraming salamat din po sa pakikinig. Sana naman po may nakinig po. So, yun. Kuya Fern. Ayan. So, bago pala muna ako umalis ay... kailangan muna pala akong bumati kasi nagpapa-shoutout itong mga avid na matalik kong subscriber, no? Yan, so, sa kanila ako nabubuhay. Sana ay patuloy pa rin sila na tumangkilik ng aking channel. So, sino itong mga to? So, una dito si Mark Andrade. Ito ay matagal ko na itong kakilala. Yan, si Mark Andrade. Isa din si si Alex. Sino to? Si Alexandria Calobe. Calobe. Yan. So, salamat sa pag-subscribe nyo. Sino pa? Si Charles De Jesus. Yan, pakabait ka, Charles. Nandyan din si RG Conge. Si Alinho. Si Alexi. At si Pauline. So, itong mga batang to ay... Ewan ko lang. Alam ko mabait to pero minsan dapat iwasan itong mga batang to. Yan. So, pero siyempre, mabait pa rin yung mga bata na yan. Nandyan din si Debella, buong pangalan niya, Gabby Debella. Yan. Sama na rin natin si Katrina Pakis na masugit kong taga-subaybay ng aking channel. Si Jukonaya Lapinid, De Leon Nigel. Yan, ito lalo na to. Masugid ko talaga ang taga-subaybay ito, no? Kahit tulog ata ako, nakabukas yung kanyang no? Yan, si Bulalong Baboy, yan. Salamat sa iyo. Nandyan din si Cyber. Yan, ito rin, si Boom Boom Sneaky. Hindi pa naging Boom Boom, ang hirap bigkasin. Boom Boom. O kaya, Boom Boom Sneaky, yan. At isa pa, yan, ito, kilala ko to, si Juan Miguel, yan. So, Juan Miguel Haminal. Yan, tapos meron pa dito. Ito, medyo kakaiba yung pangalan niya. Ang pangalan niya si Rose BBX. Yan, Rose BBX. At may isa pa. Totoo pa ang pangalan na to. Apple Finn. Apple Pin. Yan, Apple, F kasi F. Di ba? Apple Finn. Yan, nandito rin. May kilala din akong tao. Kilala ko din. Yan, si Ma'am Joanne Haminal. Nandyan din. O, nagbabalik ulit si JD Merckx na walang vowels. Puro consonant yung kanyang pangalan. Andyan din si Sabina Dolor. Ayan, may isa pa dito. Sam Lol. So, sana hindi masama ito, no? Sam Lol. Ayan.
At dito rin yung foreigner kong taga-masugid na taga-subaybay din ng channel ko, si James Bond. Yan. So salamat sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsasawa na tangkilikin yung channel ko at baka pwede nyo namang i-share, tapos i-like, baka may epekto pa din naman yan. So, pati subscribe, pakipindot na rin pati yung bell. So, salamat sa inyong lahat. Sana ay hanggang sa muli ay makita ko kayo ulit dyan sa aking ano, inbox, di ba? So, maraming salamat po. Muli, ako po si Kuya Fern. Yan. Salamat. Gandang gabi sa inyo.